Sir Larry, una po sa lahat ang aming taus-pusong pakikiramay. Maaari niyo pong ikwento kay Attorney JV kung ano po ang nangyari. Ganito po yung nangyari ni Attorney. Noong 27 po ng January 2024, na sinugod po yung kapatid ko sa ospital, sinugod po nung kinakasama niya si Rizalde. Nalaman ko na lang sa isang kapatid ko, nag-text sa akin na puntahan ko daw sa Tres Martires sa ospital. Sinugod? Bakit daw isinugod po ang inyong kapatid? Nagdugo daw yung ano yung private part niya. Tapos pagtanong ko dun sa ospital, yung nakalagay sa admitting, vaginal bleeding. Okay. Tapos, in-interview ko yung kapatid ko dun sa ER, na datnan ko dun sa ER pagdating ko. Pinalis ko muna yung kinakasama niya kasi ayaw magsalita ng kapatid ko hanggat nandun yung kinakasama niya. Natatakot? Opo. Parang ganon? Opo, sir. Okay, sige. Sabi po niya, binugbog daw po siya kaya nakunan. Tinadyakan daw po yung... Nakunan? Aso, buntis? Opo, sir. Buntis po ang inyong kapatid, nakunan dahil binugbog? Opo, sir. Noong pagka 28 ng madaling araw, na admit na po siya, nalagay na siya sa kanyang, sa OB ward. Tapos 28, 29, 30, 31. Nag-report ako sa police station sa Malabon, sa Gentry. Opo. Sabi ko, ma'am, magre-report po ako kasi yung kapatid ko po, nandun sa ospital, binubugbog daw siya ng kinakasama niya, na confined po siya sa ospital ngayon. Sabi ko po, ma'am, baka pwede nyo naman po makuhanan ng statement yung kapatid ko sa ospital para meron man lang kayong ano. Sabi po niya, pwede naman natin kuhanan ng statement, pero antayin na lang natin, sir, na yung recovery ng kapatid mo para siya mismo yung mag-file ng kaso. Sabi ko sa pulis, ma'am, malubha po yung kalagayan ng kapatid ko. Sabi po nung isang pulis, sir, gaano kalubha? Wala akong record doon sa police station ng Malabon. Tapos kinabukasan, February 1, namatay na po. Oh, so even at that time ba, si Ma'am Jaylee mag-usara ba ay nakakapagsalita pa, nakakausap pa? Nakakausap ko pa po siya. So na-i-detalye pa niya sa inyo, at least man lang sa mga kapamilya niya yung mga nangyari? Opo, sinabi po niya sa akin lahat. Sabi niya gusto na daw niyang makulong si Dondon. Dondon is yung kinakasama niya? Opo, yung palayon niya. Gusto na daw makulong si Dondon kasi sobra na daw yung pananakit niya. Sinusuntok daw yung ulo niya. Tapos, tinadyakan daw yung bewang niya, tinulak siya, tapos sinampal daw yung mukha niya. Palagi na lang daw ginagawa sa kanya. Hindi siya makapagsabi sa amin kasi natatakot daw siya kasi binabantaan daw yung dalawang anak ng kapatid ko. Pag magsumbong daw yung kapatid ko, babalikan daw yung dalawang anak niya dun sa Dabo, papatayin daw. Sir. Asan na ngayon yan, yung kinakasama niya? Hindi na po namin ma... Hindi nyo na nakausap. Nung namatay po ang inyong kapatid, nandun ba siya? Nung mismong pag-revive ng kapatid ko, nakita ko pa siya doon. Kaso, ako yung kinakausap ng mga doktor doon. Ako lang kasi isa yung kapatid. Tapos matagal yung kapatid ko dumating doon sa ospital. Ako lang isa doon. Ako yung kinakausap sa ICU. Hindi na ako pinapalis sa ICU. Nalaman ko sa mga guard na wala na yung si Dondon. Umalis na. Hanggang ngayon, hindi ko na siya makikita. Okay, so hindi na siya talaga nahanap etong si Dondon. Nung isinugod siya sa hospital, di ba, ang sabi niya, binubugbog siya. Meron ba siyang mga pasa, any manifestations nung pambubugbog sa kanya? Meron po siyang mga pasa, sir. Sa, yung dito po niya, sir, aminado yung lalaki na kausap ko, si Dondon, na pasa daw to ng baso dahil uminom daw ng tubig yung kapatid ko tapos ginanon daw niya. Sir, una sa lahat, sir, upo ka muna dyan, ha? Naka-live tayo, huwag kang magmumura. Okay, at walang mananakit dito sa studio. Papasukin natin sa studio natin si Mr. Rizalde Dondon Ayola. Ito yung sinasabing kinakasama po ni Ma'am Jaylee. Sir. Teka lang, naka-live po tayo ngayon. Sir, wala pong magmumura. Okay? So, hindi po alam pala no, ni Larry, yung kapatid na nandito ngayon sa studio natin, etong nirereklamo niyang si Mr. Rizalde Dondon Ayola. Mr. Ayola, sir, binubugbog mo raw kaya namatay at nakunan yung kinakasama ninyo. Hindi po. Hindi ko siya po binugbog. Sabi ko sa kanya, huwag kang uminom ng gamot kasi makasama sa iyo yan kasi buntis ka. Yun ang sabi ko sa kanya. Kapag niano mo yan, masasampal talaga kita. Yun ang sabi ko sa kanya, pero hindi ko pa siya inano. Tapos, uminom ng gamot, marami nang lumabas dito po yung parang pasa sa paa. Marami nang lumabas na pasa sa paa at sa mga kamay.
Inakala daw na akala nila binugbog ko raw. Ko, kung binugbog ko, pagpikal ka, ipapakulong mo po ako kung talaga may pasa ka. Ang sinasabi mo, yung mga pasa na meron ang inyong kinakasamang si Jaylee Mag-Usara ay dulot ng mga gamot na kanyang ininom. Oo, yun. Alaming lumabas naman si Thomas. Ano ba yung mga gamot na ininom niya? Amoxicillin, Alaksan, Mepinamic, Cipalixin, o Biogesic. Yung lima iinumin niya araw-araw. Sa isang araw, apat sa umiinom. So, pero aminado po kayo? No, nasaktan niyo siya? Opo. Paamin po lang, yung nasampal ko lang po siya. Pero hindi ko po sa sintok, hindi ko po sa giganon. Kasi po, tantulak ko po siya kasi nampas niya po ako dito ng matigas na bagay. Kasi yung ulo ko noo ko po nadudugo na. Kaya ako sa dito ng lock, hindi ko po siya sinuntok. Major, magandang hapon. Si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Okay. Attorney JV, good afternoon po. At yes, sa mga tagapakinig po. Sir, hawak ko po ngayon yung ginawa ninyong medical legal report patungkol sa pagkamatay ni Jaylee Mag-Usara. Okay? At ang nakalagay po dito na conclusion po ninyo, the cause of death is subdural hematoma secondary to blunt force trauma to the head. Ano po ba yung findings ninyo dito, Major? Sir, nung during the conduct of autopsy examination, initially tinignan ko muna yung mga sa outer surface niya, no, yung kung may mga presence ba ng mga pasa. Yung physical? Other injuries. Opo. Opo, external, physical exam. So, meron po akong nakita mga pasa sa kanyang braso, sa kanyang mga wrist, at meron din sa kanyang binte, kanang binte. Then, after that, nag-proceed po ako sa autopsy proper. So, it meaning, binuksan ko po yung katawan ng cadaver. Yes so, po. Upon opening po ng katawan, chinek ko po yung ulo, may nakita po ako doong malaking pasa sa kanyang anit, sa ilalim, yung scalp. Sa ulo? Sa ulo? Opo, sa ulo po. Oh. And upon opening po ng kanyang brain, meron pong massive bleeding. Okay. May pagburugo po sa loob ng brain. Ang cause po nito, isa lang po magiging cause na ito, due to blunt force. No? Ibig sabihin, may matigas na bagay na tumama sa ulo, itong namatay. Okay, so either may hinampas sa kanya, no? Or nauntog, ganun. Yes pero po. Pero yes dito po kasi, no, Major, kasama po namin ngayon yung nirereklamong kinakasama ni Jaylee, yung namatay. Ang sabi, sinampal niya. Pagsampal ba, ganyan ba ang effect? Definitely, hindi po magiging ganyan ang effect ng sampal. Opo. So, kumbaga, Major, hindi lang basta-basta sampal, no? Yes po. So, talagang may, sa tingin mo ba, may hinagis sa kanya or may iniuntog siya, ipinalo, ganun? It's a possibility po. Malaking possibility po na ano. It's a, na ganun ang nangyari. Yan po yung patungkol dun sa injury niya sa ulo. Na-mention nyo rin yes po kanina. Po. At na-mention nga rin po ni Mr. Ayola na merong mga pasa itong ating biktima. Ang sabi po niya sa akin, yung pasa ay dulot ng mga gamot na ininom ng ating biktima. Narinig ko po kanina na ang mga iniinom daw pong gamot ay yung mga pain reliever, biogesic or acetamol or alaksan. Sicily, no? Parang ngayon yung narinig ko. Yung mga gamot po na yan, attorney, hindi po yan nagkukos ng mga pasa actually. Hindi po yan ang nagkukustom. Hindi, ang side effect po niyan ay hindi pagpapasa. Okay, no? So, wala pong ganyan effect yan. Kumbaga, totally hindi related yung mga pasa yes, ni po. Ng ating biktima dito sa mga pasa na meron siya sa katawan. Yes po. Mr. Ayola. Opo. Sir, talaga bang hindi nyo sinaktan? Hindi po talaga, sir. Promise po, totoo po, sir. Hindi po. Alam po ng Diyos yan. Hindi po kasi sinuntok. Kasi asawa ko po siya. Kasi kung ano mangyari sa kanila sa asawa ko, ako ang pinag-anuhan nila. Kaya hindi ko sana ano, nasampal ko lang siya kasi. Sir, eto lang ha. Kasi ang sabi rin nung kapatid, mismong yung asawa nyo ang nagsusumbong. Oo. Dahil daw sa mga pinaggagawa ninyo. Oo, kami. Okay? Nag-aaway po kami, sir. Bunganga sa bunganga lang. Hindi kami nagpipisikalan. Eh, sabi mo kanina, sinampal mo eh. Oo nga, sa bunganga lang. Yung naano ko nasampal ko na siya, yung lang doon na siya. Nakita ko siyang uminom ng gamot. Yun. Sa bunga nga lang, tapos nagsusumbong yun sa mga pamilya, sa parents na sa pamilya, nag-aaway daw, sinasaktan daw, wala. Kung sabi ko, kung sinasaktan kita, saan naman pag-medical ka? Ipapahuli mo ako, sabi ko sa kanya. Sir. Di ba umamin ka sa akin na binatukan mo siya dito? Oo, umamin sabi ko. Umamin ka sa akin nung gabi oh, bago yun siya nga. Mamatay? Yun nga, sabi ko, binatukan ko siya dito kasi ang limang gamot ino niya, si Cipalixin, Alaksan, o Biogesic, o Paracetamol,
iinom niya lahat na nakita ko. Nakita ko kaya ko siya nabatukan. Ito po, hindi naman malakas. Ganun lang ba? Inom siya ng baso, tamakan siya ng baso dito sa noo. Sir, ano yung mga sinabi sa inyo ng kapatid po ninyo na pananakit na ginagawa po ni Sir Rizalde? Sinuntok daw po yung ulo niya. At tapos tinadyakan yung bewang niya. Kaya daw po nagdugo yung private part niya. Nakunan siya. Hindi po. Hindi po. Kailan niya po sinabi yan, sir? Nung nasa hospital nasa na. Nasa hospital. 28-29. Hindi po yan. Kasi po, kaya ko siya, hindi ko siya sinipa, hindi ko sinuntok. Tinulak ko po siya kasi hampasan niya po ako na yung matitigas na bagay sa noo ko. Gusto niya po akong patayin. Kaya ko siya natulak. No, itong buntis na to, gusto kang patayin. Oo. Gusto. Yan yung sinasabi mo ngayon. Oo. Kasi nagsiselos daw ako. Sino hindi magsiselos niyan? Agbayaan yung asawa mo, hawak. Ganunin yung asawa mo, hawakan yung kamay. Tapos sabi ko sa asawa ko, huwag ka naman ganun. Kasi nandito ako sa harapan mo, respetuhin mo naman ako. Sabi ko, sabi niya, magalit, magagalit man siya. Ang siloso raw ako. Kung hindi naman siloso, mag-iwas ka kasi nandito ako. Naghanap nga tayo ng trabaho, makapera tayo para makauwi. Yun ang sabi ko sa kanya. Kanya, yun sabi niya, yung amo po niya, kung gusto mong ipalaglag yung anak mo, samahan kita doon sa ano, Baklaran. 'Di ba sabi mo kanina, kung totoong sinasaktan mo yung asawa mo, sinabihan mo siya na magpa-medical kayo. Oh, yun po. Sabihan okay. Ko po siya, sabi niya po. Ito po, medical legal na nga. Okay, patay na yung asawa mo eh. Hindi nyo na wala na nagkaroon ng eksaminasyon. Eto, pero nagkaroon, after niya mamatay. Narinig mo kanina si Major. Okay, hindi pwedeng sampal lang yon. Ako, hindi ako naniniwala siya rin na sampal lang yon. Promise po, hindi ko po. Nagdugo yung ano, yung utak. And also, attorney, parang every time na sir nagsasalita ka, no, ang lagi mong sinasabi, wala kang pananakit na ginagawa, pero kada kwento mo, may lumalabas na una sampal, tulak, batok. Oh, yun lang po. Tapos, parte po dito na gano'n, sinundok, hindi po. Kasi po, yung ngipin niya... Ba't mo ba literal na sinaktan talaga, sir? Oh, yun lang po. Yung nasampal ko yun dito at saka dito lang po. Pero hindi po siya binawatan ng kamay dito. Ilang beses mo siya sinampal? Isang beses lang po. Isang beses, tapos sabi mo sa pisngi, tapos sa likod. Ang laki naman ng kamay mo! Natulak ko lang po siya, natulak ko po siya. Major! Na-mention nyo kanina, Major, di ba may pagdurugo dun sa utak po ng ating biktima? Saan part po ng ulo niya yon kung madedescribe po ninyo? Sa harapan po, na bahagi, sa noo po. Sa noo? Oh, anong opo. Masasabi mo doon? Po, dito ko lang po siya inano po kasi natamaan lang po siya ng baso, minum siya po siya ng tubig. Ay, sus. Natamaan siya ng baso dito, sir. Oh, meron po siyang pasa dito. Oh, inamin po naman niya. Oh, totoo po. Inamin ko po yun. Minum po siya ng tubig po. Kaya ano po, hindi ko po siya ganun kano. Di ba, nag-report na po kayo sa kapulisan? Opo, natin. Sir. Meron na bang nangyari ulit after at least nung medical legal report? Meron na bang nangyaring investigasyon dito? Wala pa po, sir. Itong medical legal report, no, yung statement kanina ni Police Major Malinaw, this is strong evidence. Kasi siya talaga, this is an expert witness, Shari. And sir, sorry, pero maraming inconsistency dun sa mga sinabi nyo sa akin. Okay? Hindi siya kakumbi-kumbinsido, kumbaga. Sir, imagine mo, Shari. Nandun na sa hospital po yung kinakasama po ninyo. Isinusumbong ka na. Pinapaalis ka pa nga dun sa room para masabi niya ng with full details dun sa mga kapamilya niya. Okay, sa tingin mo ba sasabihin ng ano yon ng biktima natin kung talagang wala ka namang ginawa at kung hindi siya natatakot sa iyo? Hindi po, kasi po kung wala po kung talagang sinasaktan ko po siya, nagawalay po kami. Hindi po siya babalik po sa akin kung sinasaktan ko po siya. Po hindi ko sinuntok, hindi ko talaga nasampal lang po ano ko sa kanya po. Sige, sabihin natin na sinampal mo siya. Okay? Sir, ang cause of death ng asawa mo, yun mismo, ginawa mo. Ito, subdural hematoma, secondary to blunt force trauma to the head. Inaamin mo ikaw yung nagbigay ng injury sa kanya sa ulo. Eh, ito mismo yung rason ba't siya namatay. Okay? Ngayon, kung ang rason mo ay dahil nga may iniinom siyang mga gamot, sir, hindi po yan rason para pumatay ng tao, okay? Bakit daw nung namatay na yung asawa niyo, hindi na ata kayo nagpakita? Kasi po, binantaan po ako ng kapatid niya. Namatay yung kapatid ko, papatayin kita. Kaya ako natakot kasi hindi ako taga rito. Bago lang po kami. Hindi ako taga rito. Wala akong kamag-anak po dito. Kaya ako umalis. Natakot po ako. Sila po, marami po sa kamag-anak dito. Kaya po ako natakot. No? Gusto ko nga sanang yakapin yung asawa ko namatay kasi... Natakot ka nung nasa ospital nung, 'di ba, umuwi ka tapos bumalik ka, nagdala ka ng mga gamit, nagchat ka sa kapatid ko. Oo, ba, sabi mo, hindi na ako tumuloy kasi mayroong pulis. Oo nga, kasi na yung kapatid mo, pupunta, papatayin daw ako doon. Bakit ka natakot sa pulis? Hindi naman 'yun ano, nagdonate lang po 'yun ng dugo. Well, sir, no. Una sa lahat, namatayan sila ng kapatid. Oo, okay? Masakit nga. Tapos, bago siya namatay, kayo yung itinuturo talaga na
nanakit sa kanya, nagdulot ng lahat ng kanyang pasakit. Siyempre, bilang kapatid, siguro sa height of their emotion, syari, talagang sa galit lahat nila, lahat-lahat, yes. No? Mm-hmm. Na ganyan na, 5 araw or 4 na araw sa hospital, tapos ayun na nga, bumigay na yung katawan ng ating biktima. Kanina, parang narinig ko kanina, may 2 bata na anak itong ating biktima dito. Opo, may 2 ikaw ba yung anak? Ama ng 2 hindi bata po. Na yun? Asan yung mga bata na yun? Nandun po sa papa niya. Wala sa'yo? Wala. Okay. Po, kasi po, bago siya na... Sabi, tinatakot mo raw yung biktima no, na may gagawin kang masama sa mga 2 batang yan. Hindi po. Hindi po. Kasi po, bago yan ang asawa ko, sabi ng asawa ko, bago ako mawala, sabi niya sa akin, bago ako mawala, puntahan mong anak ko ha, bigyan mo ng pera. Sabi niya sa akin, bago po siya naputulan ng hininga. Pero hindi ko po tinatakot yung anak niya. So, sinasabi mo ngayon, parang nagpaalam pa sa'yo yung totoo po yun, alam ng Diyos yan, sabi sa akin. Hindi ka na nga pinapasok sa ospital ng mga guard kasi alam lang ng mga guard yung anong ginawa mo sa kapatid so, ko. So, walang nangyaring ganun? Wala na parang po, pagpapaalam wala na po, ikaw na bahala sa mga anak ko, ganun? Wala po, hindi na po siya pinapapasok dun sa ospital. Okay, and I think, sir, ha? Kung totoo yan, meron naman nandun naman yung mga nurses, mga doktor. Opo. Sila makakapagsabi sila kung totoo ba talaga na nandun ka nung nawalan ng hininga na yung inyong asawa. Nandun pa po ako. Siya po lumabas. Magandang hapon po, Sergeant. Apo, magandang hapon pa. Sir, anong status ng investigasyon natin dito at meron na ba tayong klaro na course of action? Meron po, attorney. Ito ngayon po si Sir, yung si Sir Larry, kung matatandang po, nakausap po siya. Tungkol dyan, meron naman po siya nga yung ebidensya, yung autopsy, yung death cert. Pero ang isa ko pang hinanap ay yung witness natin para po ma-establish natin yung mga elemento dun sa insidente para malaman po natin kung anong akamang kaso po ang ating sasampa laban sa suspect. Okay, so you are just waiting for mga statements. Yan po ba? Tama po ba, Sergeant? Tama po, attorney, kasi wala pong personal knowledge si Sir Larry tungkol sa pinaka-actual na insidente. Yun nga lang po, na napuntahan yung kanyang kapatid sa ospital. Yes. Pero, Sergeant, correct me if I'm wrong, ha? Pero ang understanding ko dito, wala namang ibang nasa loob ng bahay at the time. Other than si Mr. Resaldo Ayola, yung inireklamo dito. Pero hindi pa ba sapat yung mga medico-legal report natin dito? And besides, na-mention po ng kapatid kanina na merong mga binitawan ng mga salita, kumbaga nagsumbong no, bago siya mamatay. Apo, attorney, tama po yan, sapat po yan, pero mas maganda po yung ating isasampang kaso ay airtight laban sa suspect. Sigurado na po meron silang kapitbahay na aming may interview. Personally po, ipapalo po natin yan. Yes, I agree no. Ganito po, ito suggestion ko lang naman po, Sergeant, okay? So, we interview yung mga neighbors, baka lang naman no, may nakarinig sa kanila, pero I'm sure even if walang nakarinig, given the documents na meron tayo ngayon, we already have a strong case, okay? Yes, attorney, tama po. Ito no, nakikinig naman po yung kapamilya nung kapatid nung biktima natin dito, Larry, 'di ba? Sabi mo kanina, yung kapatid mo may mga sinabi sa iyo. Opo, sir. Idinatali niya kung anong nangyari, ba't siya na hospital. Opo, sir. Pinangalanan niya kung sino. Opo, sir. Okay? Yan ay nung time na nandun na siya sa emergency, siguro, syari, kung anumang kondisyon na meron siya, okay? Those are admissible in evidence. Okay? Opo. Kasi may mga pagkakataon talaga, syari, may mga insidente na walang ibang nakakita. Opo. Oo. Alangan namang hindi nalang mag-proceed yung mga kaso dahil yung sila lang dalawa, no? Yung biktima at yung suspect natin. Hindi po, no? Especially dito, merong nanggaling sa kanya. Sa'yo lang ba sinabi? Sa isang kapatid ko po, nasa Cubao. Oh, edi kayong dalawa na mag-execute ng inyong mga statements. Ha? Actually, dalawa sana kami ngayon, kaso hindi na siya pina-day off ng ano. Ng opo, no? Niya. Hindi, ano naman yun, hindi naman kailangan ngayon po yun. Basta no, mag-cooperate po tayo kay Master Sergeant Brian Doliana. Sergeant, no? I-coordinate yes, po sir, namin para makuhanan po yung mga statements. Sure ba, Tamiya? Oo. Dito lang po kami sa office. Yes, no? So... kasama rin po namin dito, Sergeant, si Mr. Don Ayola. Kasama na po ba siya? I don't know. No? Of course, you have your investigation. We have persons of interest na dito. Apo. Narinig po na isasama po yata si Rizaldi. Na-mention ko lang po na nandito siya ngayon. Okay. I understand. Wala pa namang kaso to. No? So there is no warrant. We cannot detain him. There is no reason, no? To detain him for now, no? Pero sir, are you willing to participate din sa investigation? Opo.
Okay. Master Sergeant po, pati ang gentry po. Oo. Master Sergeant, no, nakausap ko si Sir Rizalde at willing din daw po siya na mag-participate, mag-cooperate dyan po sa ginagawa po ninyong investigasyon. So, sir, papapuntahin po namin kayo dun sa ano, ha, sa investigation unit ng General Trias Police Station. Kung yung statement mo, ano na yan, malaya ka namang magbigay ng statement mo sa kanila, ha? Okay, kung yan yung version mo, sabihin mo kay Police Sergeant Brendo Lianda. Okay? Ganun na lang muna, Shari. Sana magsabi ka naman ng totoo. Hindi nagsisinungaling yung kapatid ko. Dong, nagsabi talaga ako totoo, Dong. Totoo, promise, Dong. Hindi ko yung sa ng kapatid ko. Umamin ka nga sa akin nung gabi bago siya mamatay, eh, yung sa paa niya, yung anong ginawa mo sa paa niya. Oh, anong meron ba sa paa? Anong nangyari din? Picturean po nila, paakala na daw sinuntok, yung pan. Ano pala, ano yun, pasa-pasa yung lumabas ng mga ano sila. Hindi, umamin ka sa akin nung gabi nun, bago siya nung nagkausap tayo. Huwag naman akong ideal, grabe naman kayo. Yung sinuntok mo daw yung dito sa paa, umamin ka sa akin nung gabi. Okay, ganito ha, sir. Yung pamilya, of course, is naghahanap lang naman ng hustisya. Okay, kung kayo, naniniwala kayo na talagang wala po kayong ginawang masama. Okay, kayo naman po ay may karapatang ibigay ang ipag-alam, ang depensa ninyo. Okay? Pero in so far as itong mga hawak natin, itong mga naibigay sa atin si Ari, mahirap po, no? You have to prepare, no? Kasi yung cause of death, subdural hematoma, secondary to blunt force trauma to the head, aminado ka naman na ikaw talaga yung nag-cause ng injury sa ulo. As to kung talagang pinapagaan mo lang, sabi mo, sampal lang naman. Pero sir, I don't think, no? Pag ordinaryo yung sampal, may nakakamatay yon. And sir, buntis po yung ano dito, yung biktima natin dito, no? So, Shari, ganun na nga lang muna. Sir Larry, samahan po namin kayo sa tanggapan po nila Sergeant Lianda para makapaghain po ng nararapat po na kaso. At ibibigay po natin, attorney, isama na rin po natin yung mga documents, yes, po, yes, like yung medico-legal, para maasistihan po namin kayo. Okay, sir? Ma'am, pwede po ba humingi kami ng ano? Pumupunta kasi siya sa bahay namin. Sabi nung kapitbahay namin doon, pumunta daw siya doon, nagmamanman sa amin. Wala, hindi po sir, hindi po yan totoo, sir. Papa-coordinate po natin sa mga taga-PNP. Hindi po yan totoo, sir. Promise po sir, huwag naman kayong idein yun ano sa akin. Grabe naman kayo. Sige, ganito muna, ha? Hindi po. Huwag ka munang lumapit sa pamilya. Okay? Opo. Alam mo naman kasi na may nangyayaring, siyempre, sila, pursigido silang ituloy kung anumang isasampa, di ba? Huwag mo na akong idein, grabe naman kayo. Kahit wala akong kamag-anak dito, ganun ninyo laman ako. Yung barangay protection order na lang po siguro, attorney. Yes, I think we can seek the help. Opo. PNP and also barangay para hindi ka makalapit sa kanila. Okay? Maaari ka kasi na arestuhin kasi yung abo ng kapatid ko. Ah, nandun pa? Opo. Okay. Iuwi ko pa po sa Davao kasi gusto po ng magulang ko na iuwi doon. Ay sir, last question lang po. May mga nakakwento pa ba si Ma'am Jaylee sa inyo na mga dati pang pananakit ni Sir Dondon? Nag-chat po yung kapatid ko sa isang kapatid ko dito sa Cubao. Sabi po niya, tatakas na ako dito kasi hindi ko na po kaya yung pananakit. Kailan po yan? December 7. So, last year. Hindi ito yung last first year. Time hindi na po. Nangyari. Hindi po. Sabi mo kanina, hindi mo sinasaktan. Hindi December po. Pa pala eh. Hindi po. Ano hindi po, po yun? Magawa-gawa lang po sila ng kwento, ang asawa ko. Nagsusumbong, gawa-gawa lang ng kwento. Okay. Well, isama mo nyo na lang din yan, no? Doon sa mga isasubmit po ninyo kay Master Sergeant Lianda. Okay? Opo, sir. Pati yung mga screenshot po ng mga pag-amin, mga conversation na sinasabing sinasaktan siya, i-print na lang din natin para may ebidensya po tayo na ipapasa kaya Sergeant Lianda po. Okay, sir? Ano ba yung kaso usually pag ganyan? Well, pag pinatay mo, sabi na lang natin, hindi naman sila kasal, no? Hindi po. Pagkasal kasi, pag-asawa mo yan, it's parricide. Parricide. Pero pag hindi naman kasal, there is no husband and wife relationship, it usually yan murder. Murder. Okay, or homicide as the case may be. Mm-hmm. Pero dahil may nasangkot dito na bata sa sinapupunan, meron pong specific crime yan sa revised penal code. Ito po yung tinatawag na unintentional abortion. That mm-hmm. is, nung sinaktan niya po yung nanay, ay hindi rin niya intention na patayin yung bata sa loob. That is unintentional abortion. So, i-investiga po yung ating kapulisan dyan. And depende no, kung sa findings nila, kung alin po dyan yung mga kaso na ipa-file po nila. Salamat po at magandang hapon po and aming po nga, muli po ang aming po nga taus-pusong pakikirami po sa pamilya po ninyo. Salamat po.